Gandang araw po sa inyo mga guys. Papalit po tayo ng ating timing belt. Ngayon tuturuan ko kayo paano mag-set ng sa makina na to na Fiat Ducato. Opo. Hindi na kailangan ng special tools. Opo. Tuturuan ko kayo paano palit ng timing belt. Opo. Yan. Papalitan natin. Ito yung kanyang bagong timing belt, mga guys. Ayan oh. Made in Italian, mga guys. Europe. Tapos ito yung kanyang tensioner. Opo. Ayan, papalitan natin, mga guys. Ito yung kanyang bago. Ayan. Opo. Yan po, bago nyo iikutin yung kanyang crankshaft. Ito yung kanyang tatanggalin natin tong to Torx. Dito kasi meron siyang lagay ng special tools. Pero wala tayong special tools, sa screw lang gagamitin natin. Yan. Tapos doon sa load, mga guys, kung makikita nyo, yun o yung may butas siya doon. Yun na yung nakatapat na siya kasi sinit ko siya kanina. Sa loob. Tumapat na yung kanyang butas. Ibig sabihin nun, top dead center na po yung ating number 1. Tapos doon sa kanyang camshaft, ito itong butas na to, tagos na rin siya doon sa dito sa kanyang cylinder head, tumapat siya, may butas din doon, mga guys. Opo. Pagtatapatin nyo lang yun, sa yun na yun. Opo, tapos itong kanyang gear, cam gear, yan. Ito, dito nakatapat. Crankshaft gear, opo. Ito, may gatla siya dito, dito nakabanda. Opo, yan. Ganyan ang seating siya. Tapos dito sa kanyang high pressure pump, wala namang problema dyan, wala siyang timing. Basta gaganin nyo lang yung kanyang belt, okay na yon, mga guys. Ang importante yung kaysa dito camshaft, saka dito sa crankshaft. Opo. Yan, kung makikita nyo doon sa loob doon, no? May butas doon. Yun yung pinanlalagyan ng special tools. Opo, pero wala tayong special tools, screw lang gagamitin natin dyan. Opo. Yan, pwede na nating tanggalin yung kanyang timing belt kasi naka-timing na siya. Doon banda, ito yung kanyang tensioner. Opo, yan. 3C yung bolts niya. Ako, hulog. Yan. Yan mga guys, ito yung tatanggalin natin. Opo. Yan, tanggalin ko muna. Yan mga guys, nilagyan ko siya ng screw. Yan, pinasok ko siya dito para hindi siya gagalaw. Tapos tinanggal ko na tong kanyang tensioner. Yan. Ito yun. Tapos sa doon pa mga guys, mayroon siyang kung makikita nyo doon sa may guide siya doon, mga guys, doon sa ibabaw, you know, yun, mayroon siyang gatla doon sa may ang ngipin niya.
yun po dapat nakataas yun, na nakataas yan, ibig sabihin nun naka top po tayo, naka top yung piston natin. Opo, naka timing siya. Tapos dito nakatapat yung butas. Opo, yan na tanggalin na natin tong belt. Yan. Tapos ito yung sa high pressure pump. Ninin nyo lang yan, guys. Yan. Tapos nalaglag na yung kanyang timing belt. Opo. Ito yung kanyang timing belt. 158,000 na yung natakbo ng ating sasakyan, kaya papalitan na natin siya. Ayos pa siya, mga guys, pero ayun, no, may crack na siya. Nakikita niyo, may crack na. Palitan na natin yan para safety tayo. Opo. Yan. Yan, mga guys, ito na yung ating bagong timing belt. Kapit natin. Tapos may aro siya, mga guys. Ito dapat to nasa paharap yung ano nito. Paharap sa clockwise siya pag sinalpak natin. Nakaganyan siya. Opo. Yan siya, mga guys. Yan, naisalpak ko na siya. Tutulak ko lang na ganun. Malaglag yung ating tools. Kabilaan ganyan. Hanggang sa mag-level siya. Yan, mga guys. Ito yung ating screw na ginamit. Yan o. Ito na yung bago niyang belt. Ngayon, hihigpitan natin siya, mga guys. Ito. Itong kanyang ano. Tensioner. Gagamit tayo ng alin. Tapos itatapat natin itong ano dito sa timing niya. Yung aro na yon, tatapat natin dito sa butas dito. Opo. Tapos saka natin na higpitan tong 3C na bolt nya. Yan, mga guys. Yan, mga guys, yan ang gagamitin natin, yung kanyang Allen key. Tapos ganyan, oh. Oh. Yung aro, mga guys, tatapat natin doon sa, magkikita nyo yung aro. Yan. Tatapat na siya sa butas. Guys, yan. Yan, higpitan ko na yung kanyang tracing ngayon. Opo, ganyan ang ano yan. Higpitan ko yung tracing na bolt niya. Tapos yun na yun. Opo. Yan, mga guys, ito yung sinasabi kong aro. Tapos tinapat ko lang siya dito sa may butas na yon. Opo. Yan, yan na yung tamang adjustment niya, mga guys. Kasi pagka sinubra nyo dyan, sinubra nyo yung higpit,
magkakaproblema tayo sa kanyang ito water pump o kaya yung kanyang high pressure pump. Dodrogate niya yung mga guys, sisirain niya yung bearing kasi mahigpit, pipirsahin niya yan mga guys na pirsado ang ano kasi noon pagka ganon sobrang higpit, pirsado, bibigay yung bearing ng high pressure pump o kaya yung kanyang water pump. Yan ang bibigay mga guys. Kaya dapat sakto lang yung higpit niyan mga guys. Opo. Ngayon iikutin ko muna siya para checking ko kung tama yung kanyang timing. Opo. Tapat siya o ano? Opo. Yan. Yan, ikutin muna natin siya para makita yung yung timing. Okay ba siya? Number 4 yun mga guys, number 4 sa ikot pa. Yan. Naitapat na natin siya mga guys. Kung makikita nyo ito, tumapat na dun sa may butas nya. Tapos nakataas yung ito, etla nya. Tapos yung dito nya sa loob, yun yung butas nya. Kung makikita nyo mga guys, tumapat na yun. Ibig sabihin tama po yung timing natin. Oo, tapos ito. Yan. Okay na siya.
double check nyo kung ano, pag ikot nyo dapat babalik siya doon sa dati nyong ano, settings. Opo, yan, okay na siya mga guys. Ganun po yung pag timing ng timing belt ng Fiat Ducato. Opo. Yan po. Tapos na natin, ibalik na natin tong kanyang ano, cover dito para hindi, huwag niyo kalimutan mga guys kasi tatagas yung langis. Opo, kailangan natin ibalik tong bolt ng ano niya. Opo, dito. Kasi tama yung timing natin. Chinik ko na siya. Okay siya. Opo, yan, bago na yung kanyang timing belt. Yan. Ibalik ko muna to, tapos ibalik ko na yung cover niya mga guys. Opo. Ganun po ang ano, pag set ng timing belt ng ito, diesel na Fiat Ducato. Opo. Yan.